Kasunod nga po mga idol ng official na pagkaka-buyout ni Patrick Beverly sa Orlando Magic, usap-usapan nga po ngayon ang pagkuha sa kanya ng Golden State Warriors. Yan naman ang ating unang story at bibigyang linaw ngayon na sasamahan ko na rin ng dalawang NBA games ngayong araw. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang maglalaro na nga po sina Mo Bamba at ang posibleng paglalaro na rin ni LeBron James at ang inamin nga po ng Lakers na wala pa silang practice kahapon kontra sa Golden State Warriors. Kaya tara! Matapos nga po ang ilang araw mula nang ma-trade si Patrick Beverly sa Orlando Magic, opisyal na nga pong na-buy out ang kanyang kontrata ngayon. Kaya tuluyan na nga po siyang magiging isang ganap na free agent kung saan pwedeng-pwede nga po siyang pumirma ng kontrata sa kahit anumang kuponan. At isa nga po mga idol sa mga kuponan na posibleng kumuha sa kanya ngayon ay walang iba kundi ang Golden State Warriors. Naibalita ko nga po sa inyo na kahit man nga itinuloy ng Warriors ang kanilang pagkuha kay Gary Payton II, posibleng ang hindi pa rin ito makapaglaro bunsod ng kanyang injury. Kaya dahil nga dyan, maaari nga daw pong makipag-agawan pa ngayon ang kanilang front office para kay Patrick Beverly. Ayon yan sa naging pahayag ng sikat na NBA insider na si Adrian Wojnarowski. Bali, kailangan na rin naman nga po ngayon ng Warriors ng isang defensive player na makakatulong para mapalakas ang kanilang lineup at isa nga po si Beverly sa mga pwede nilang makuha sa loob ng buyout market. Samantala, pumunta naman tayo sa ilang mga NBA games ngayong araw, February 13. Sisimulan nga natin iyan sa pagkapanalo ng Boston Celtics sa team ng Memphis Grizzlies sa score ng 119-109 gamit ang balancing scoring. Habang pinatumba rin naman nga po ng Toronto Raptors ang Detroit Pistons sa score na 119-118 sa pangunguna ni Fred VanVleet na kumuha ng 35 points, 8 rebounds. Habang dumako naman tayo sa ating pangatlong storya, sa balitang aminado nga po ang Lakers na wala pa silang practice sa kanilang game kahapon kontra sa Warriors. Ayon nga po mga idol sa inamin at kinumpirma ni Rui Hachimura at ilan pang mga players ng Lakers sa kanilang post-game interview, dahil nga po napakaikli lamang ng kanilang mga laro, wala man lang nga daw silang ginawang team practice bago pa man sila sumabak sa kanilang unang game ng magkakasama. Puro filming at individual practice lang naman nga daw po ang ginawa nila simula nang sumali sa kanilang lineup ang kanilang mga bagong players. Kaya medyo nagkakaroon pa nga sila ng mga malalaking pagkakamali. Ngunit dahil nga sa magandang chemistry ng kanilang team, nagawan para naman nga nila ng paraan para makuha ang panalo para sa Lakers. Samantala, dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang maglalaro na nga daw po si Mo Bamba at ang kalagayan ni LeBron James next game. Pagkatapos nga po mga idol na manalo ang Lakers kahapon kontra sa Warriors, dederecho naman sila sa Portland para kalabanin ang Trail Blazers kung saan inaasahan na nga pong maglalaro na dito si Mo Bamba gayong tapos na rin naman nga po ang 4 game niyang suspension. Habang sa parte rin naman nga po ni LeBron, medyo tagilid pa nga po kung maglalaro ito gayong inoobserbahan para naman nga nila araw-araw ang kalagayan at malalaman nga kung maglalaro ito o hindi bago man magsimula ang kanilang laban. Sa madaling salita, game time decision nga po siya ngayon. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita at syempre latest video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.